Kita muna. Hi, Cristylicious viewers. Yeah, ngayong gabi, babahagi namin sa inyo kung paano lutuin ang ginataang isda. Here's the ingredients for fish with coconut milk or ginataang isda. Ang gagamitin po nating isda for today is skipjack tuna or tambakol. We need coconut milk, mustard leaves or mostaza, garlic, onion, ginger, vinegar, fish sauce, and of course olive oil, ground black pepper, and chili. Hi friends, this is the initial preparation sa pagluluto ng ginataang isda. Kinat ko na po yung isda, kinat ko na yung mga veggies, yung sili nasa side niya, and then yung coconut milk na ilalagay ko, kinakulo ko na siya para lumapot ng kaunti bago ko ilalagay mamaya sa second step. So the first step, ilalagay na po natin dito yung isda sa pot. Ayan po siya. Lagay na natin siya para pakuluan siya sa suka. As in, papaksiwin nyo muna para mawala yung lansa at lagay natin itong mga luya. At lalagyan po natin siya ng 1 cup of vinegar para pakuluan siya at manuot yung suka or mawala na yung lansa at the same time, maluto na ng kaunti yung isda bago natin pakuluan sa napalapot niya ng coconut milk. And then, lagyan po natin siya ng salt and pepper. Yan po ang initial preparation. Here's the second step sa ating ginataang isda. After po natin mapakuluan sa suka o mapaksiw ang isda, ganito po ang magiging itsura niya. It's just 15 to 20 minutes or hanggang sa kumulo. And then, bibigyan po kayo ng kakaibang twist. Atin pong igigisa bago po natin ilalagay sa ating napalapot na coconut milk, dahil dito sa Canada, ang available lang na fresh coconut milk is yung sa lata. Ngayon, kung nasa Pilipinas kayo, gamitin nyo yung fresh piga or fresh from the market. We're going to saute the chili first so that there's a chili flavor. Then, let's add the garlic. There you go. Then, add the ginger. Actually, dapat po inuna natin ang ginger dahil sa nakalimutan ko nauna yung bawang, but it's okay. And then, afterwards, add the onion. Okay, now we're going to add the fish. Pwede rin po kayo, ang option nyo, pwede nyo gumamit rin ng tulingan, tilapia, or any fish na gusto nyong gataan. Ngayon, ang ginamit po natin is skipjack tuna or matambakol. Yan, ilalagay nyo pa sa ginisa nyo na bawang, sibuyas, at luya ang mga isdang pinaksiw nyo muna. Pinaksiw ko muna dahil para manuot yung suka at may lasa na yung isda. Para pag nilagay nyo yung preparation na lumapot na coconut milk, luto na siya. Konting time na lang pag nilagay nyo na yan hanggang sa maluto at ang purpose nyo na lang, masipsip naman niya ang gata na ilalagay nyo sa isda. Ayan po. Lagay po natin yan. That tool you have is also very convenient. Yeah, right? It's... Final step, we're going to put the coconut milk. Ayan po siya, oh. Yan ang tip ko sa inyo. Pakuluin nyo muna ang gata bago nyo ilalagay sa isda. Para mas maganda ang gata niya, malapot, at mas malinamnam, at mas kakapit sa isda. Pag pinakulo nyo muna, ayan siya. Ayan, kita nyo. It smells good kasi ginisa nyo muna. Ayan ang kakaibang twist ng aking pinaksiw na ginataang isda. And then, ang pampalasa natin gagamitin, just 1 teaspoon of fish sauce. Kung ayaw niyong gumamit ng fish sauce o kung wala kayo, just simply use the salt. Okay? Kung makikita nyo, lahat ng niluluto ko, hindi ko ako magamit ng bait, you know, anuman seasoning. And then, cover for 10 minutes on medium heat. Final step, after 10 minutes na pinakuluan nyo na
yung isda, na pinaksiw na isda sa gata. Dahil sa luto na yung gata, napalapot nyo na at napaksiw nyo na rin yung isda, 10 minutes is fine para manuot na yung gata sa isda. And then nga pala, dinagdagan ko ng 3 tablespoon na pinagpaksiwan ng isda yung sabaw. Para, kasi dapat ang gata nyo may konting asim para hindi siya nakakasawa. Yan ang second step. Ngayon, final step, lalagay na po natin siya. Ang gagamitin po nating gulay ay mustasa. Mabango siya sa gata at masarap siya sa gata. Yan po. Yan. Iibabaw nyo lang ang mustasa or mustard leaves. Lalagay natin ang another chili. Medyo maanghang na po siya kasi diba nung ginisa ko, nilagyan ko ng chili on the first step. And then takban po natin siya. Just simmer for 5 minutes and it's all done. After 5 minutes, patayin na po natin siya at ito ang magiging itsura niya. Ayan po siya. Hey, ito na ang aming ginataang tulingan. Ay, ginataang matambakol. Tingnan mo na, Tita Jay. Oh my gosh, wow! This is so good. This still looks like. Thank you. Can I try? Yeah, you can try na. Oh my gosh, siya po ang ating taster for today sa ating ginataang fish. Ayan po. Titikman na po ng ating guest. Wow, Christy, oh my gosh, your version is really good. Thank you, Tita Jay. So delicious. We don't have like this in Cebu. Oh yeah? But this is so good. Oh my gosh, thanks for inviting me to taste your food. But I want rice. Oh yeah, let's put rice later. Okay, Cristylicious viewers, hope you will try this recipe. And please don't forget to subscribe, like, and share. Please visit me at my YouTube channel, Cristylicious. Bye!